ang mundo ay may libu-libong uri ng mga gagamba. Ang iba ay matatagpuan sa mga bukirin, kagubatan o maging sa ating mga bakuran. Kaya naman sa video na ito ay ating pag-uusapan ang 10 pinakakakaibang uri ng gagamba sa buong mundo na marahil ay ngayon mo pa lamang makikita. Subukan din natin na makakuha ng 1,000 likes para sa video na ito. At shoutout nga pala sa mga sumusunod. Maraming salamat sa panonood ng ating mga videos. At kung gusto mo rin mapabilang sa susunod na shoutout, ay mag-comment ka lamang sa ibaba. At kung bago ka pa lamang sa channel na ito, ay welcome to Zaldi TV. At kung ikaw ay interesado sa mga kakaibang informasyon, mag-subscribe ka lamang sa channel na ito at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. Number 10. Peacock Spider. Ang mga lalaking peacock spider ay isang makulay at tila kumakanta at sumasayaw na mga species sa animal kingdom. Ang mga peacock spider ay matatagpuan lamang sa Australia. Ang pangunahing kinakain ng mga ito ay mga maliliit na insekto at mga maliliit na gagamba. Ang mga peacock spider ay hindi gumagawa ng mga sapot sa halip. Sila ay araw-araw na nangangaso ng mga maliliit na insekto. Tulad ng halos lahat ng gagamba, makamandag ang mga ito. Ngunit, hindi ito nangangahulugang mapanganib sila sa mga tao. Number 9. Ladybird Spider. Ang ladybird spider ay isang species ng gagamba na pangunahing matatagpuan sa hilaga at gitnang Europa. Ang ladybird spider ay inuri bilang endangered ng British Red Data Book at sa makatuwid ay protektado sa ilalim ng 1981 Wildlife and Countryside Act. Noong 1993, tinatayang halos 50 mga ladybird spider na lamang ang naiwan sa Britain dahil sa pagkawala ng maayos na tirahan. Ayon sa ilan, ang mga spider na ito ay makamandag at ang kanilang mga kagat ay maaaring maging sanhi ng lagnat at pamamaga. Number 8. Longhorned Orb Weaver. Ang makrakanta ay isang lahi ng mga gagamba ng orb weaver na kinikilala na naglalaman ng isang solong species. Ang pinakatangi ng gagamba na ito ay ang dalawang napakalaking sungay nito na nasa kanilang likuran. Ang haba ng buhay ay umaabot lamang sa 12 buwan. Ang mga maliliit na insekto tulad ng mga langaw, gamo-gamo, beetle, wasp at lamok ay mga halimbawa ng mga insekto na kinakain ng mga gagamba. Ang ilan sa mga mas malalaking uri nito ay kumakain ng maliliit na palaka at hummingbirds kung sila ay mahuli sa sapot nito. Number 7. Arrow-shaped Microthina. Ang Microthina sagittata, na kilala rin bilang arrow-shaped Microthina, ay isang species ng spider na kabilang sa pamilya ng Araneidae. Ito ay matatagpuan sa silangang Estados Unidos at sa buong gitnang Amerika. Ito ay isang nakakamanghang gagamba na may isang natatanging hugis araw na tiyan. Ang mga babae ay maaaring lumaki hanggang sa 9 mm ang haba, habang ang mga lalaki ay mas maliit sa 5 mm. Nakakahuli ang mga microthinas ng maliliit na insekto gamit ang malagkit na hibla ng kanilang mga sapot at pagkatapos ay naghahatid ng isang kagat na may sapat na lason upang mapasuko ang kanilang biktima. Number 6. Bright Blue Tarantula. Ang Bright Blue Tarantula ay isang species ng tarantula na katutubo sa Myanmar at Thailand. Orihinal na inilarawan ito bilang Haplopelma lividum. Hindi tulad ng mga pigment na ginagawang berde ang dahon ng mga halaman at kulay rosas ang mga flamingos, ang asul na kulay ng isang tarantula ay nagmula sa mga nanocrystal. Karamihan sa mga tarantula ay ayaw na nahahawakan, at ang bright blue tarantula ay kabilang na doon. Ang mga ito ay maaaring magpakita ng agresibong pag-uugali at susubukan na kagatin ka. Mas mainam na iwanan silang mag-isa at huwag subukang hawakan ang mga ito. Number 5. Eight-spotted Crab Spider. Ang eight-spotted crab spider ay kabilang sa genus Lactitomysus sa pamilya ng Tomysidae. Ang mga crab spider ay matatagpuan sa lahat ng uri ng tirahan maliban sa mga tuyong disyerto at napakalamig na mga bundok. Tulad ng iba pang mga gagamba, ang crab spider ay nagtataglay ng kamandag ngunit ang kanilang lason ay hindi nakakasama sa mga tao.
ngunit ang kagat nito ay maaaring maging masakit. Number 4. Happy Face Spider. Ang Hawaiian Happy Face Spider ay nakatira sa ilalim ng mga dahon sa mga rainforest ng malalaking isla. Pangunahin itong nangangaso sa gabi at kumakain ng maliliit na insekto tulad ng mga langaw at mga batang tipaklong. Ang mga ito ay mas aktibong nangangaso ng kanilang biktima kaysa maghintay na mahuli ito sa kanilang sapot. Ang mga Happy Face Spider ay nagmula sa mga miyembro ng Cobweb Spider Group. Ngunit, hindi nagtataglay ng makamandag na lason kagaya ng kanilang kinakatakutang mga kamag-anak. Bukod sa pagiging hindi nito nakakalason, hindi rin ito ang tipo ng gagamba na nangangaga. Number 3. Goliath Bird Eating Spider. Ang Goliath Bird Eater ay matatagpuan sa hilagang Timog Amerika at ito ang pinakamalaking tarantula sa buong mundo kung ang sukatan ay ang bigat at laki. Tulad ng ipinapahiwatig ng pangalan nito, ang species na ito ay maaaring kumain ng mga ibon at anumang bagay na mas maliit kaysa sa kanila, kabilang ang mga daga, palaka, bayawak at ibon. Tulad ng iba pang mga tarantula, ang mga ito ay may pangil na sapat upang masira ang balat ng isang tao. Nagdadala sila ng lason sa kanilang mga pangil at nakilala na kumakagat kapag nanganganib. Bagaman makamandag, ang kagat ng Goliath Bird Eater ay hindi nakamamatay sa mga tao. Number 2. Scorpion-Tailed Spider. Ang mga Scorpion-Tailed Spider ay matatagpuan sa Australia, Timog at Silangang Asya at may isang species mula sa Africa. Ang mga Scorpion-Tailed Spider ay gumagawa ng mga web kung saan sila nananatili sa araw at gabi. Karaniwan nilang ginagaya ang anyo ng mga nahuhulog na bulaklak, mga sanga o mga patay na dahon. Ang mga buntot ng Scorpion-Tailed Spider ay hindi nakakasama at kapag sila ay nababalisa, karaniwang kinukulot nila ang mga ito upang takutin ng mga kaaway. Ngunit sila ay ganap na hindi nakakapinsala. Number 1. Chinese Hourglass Spider. Kilala ang gagamba na ito bilang isang Chinese Hourglass Spider at nagkaroon lamang ng 6 beses na nakita ang arachnid mula nang ito ay muling madiskubre noong 2000. Ang mga babaeng Chinese Hourglass Spider ay iniulat na halos 28 mm ang haba na may diameter ng disk sa tiyan na may sukat na 16 mm. Ngayon, ang mga gagamba ay artificial ding pinapalaki at itinatago bilang mga alagang hayop ng ilang mga tao. Ang mga ito ay itinuturing na pinakamakamandag na gagamba sa Hilagang Amerika. Gayunpaman, ang kanilang kagat ay bihirang mamamatay sa mga tao. At yun na nga ang 10 pinakakakaibang uri ng gagamba sa buong mundo. Alin sa kanila ang iyong nagustuhan? Kung may iba ka pang alam na ibang uri ng kakaibang gagamba na hindi ko naisali sa video, ay maaari mo din itong i-share sa comment section. May mga ibang kakaibang videos din sa ating channel na maaari mo ding panoorin. Salamat sa panonood at hanggang sa muli!